Jun, parang gusto kong pumunta ng Boracay. Ako din eh. Hindi pa nakapagbakasyon eh. Oo nga eh. Ay, grabe, no? May oras ba tayo? Wala tayong oras, tol. Matag-ulan eh. Eh, ganito na lang, tol. Kung hindi tayo makapunta ng Boracay, mag-imbita na tayo ng isang Boracay Valley dito. Yun, no? Mga kapatid, sa wasak, ngayon po, ang bisita natin ang napaka-sexy at napaka-controversial. Pero nabanggit ko ba napaka-sexy? Napaka-sexy. Si Miss Krista. Maganda gabi, Krista. Yan, laki na nito, Lord. Dati nakikita ko to, bata pa to dati. Ay, mga 3 years old, gano'n? Mga gano'n, ano pa, minor de edad mga pa. Mga 16, pangu pa ako. Oo. Di ba matangos yung ilo ko? Yun. Hindi, dinidirect to ni direct RA noon eh, sa mga project. At saka nagkaroon kami ng show noon, yung Kawaii. So noon pa lang nakitaan niya sa potential na maaaring mahihin. Oo, man. Namimuhan ako noon. Bakit? Eh kasi pasyado daw mahalay yung ano shoot. At wala kayong dolly permit. Wala kaming dolly permit noon, di ba? Alam mo na pala kay Boracay Bodies noong isang linggo, nagwawala ka doon, nang babato ka ng upuan, may sinisigawan ka isang kasama mo roon. Bakit umabot sa ganung punto? Kasi parang inaccuse kayata nila na may ginawa ka na na may parang may pinatulog ka roon na lalaki sa kwarto mo. Totoo ba? Meron talaga si Victor yung kasama namin. Okay. Pero kasi, natulog lang naman eh, di ba? Hindi, may rason naman kung bakit ko naman pinatulog yung tao doon sa room. Kasi ano yun eh, kumbaga parang sumabog na lang ako. Kumbaga yung sama ng loob ko sa mga haters ko before. Tapos same thing lang nung kay doon sa kasama namin. Parang ginajudge ako na ganun. So dahil tahimik lang ako dati. So doon ko parang nalabas lahat ng sama nila. Grabe ka pala magalit, ano? Hindi naman kasi ano na ano eh, parang unang-una emotional na ako noon buong araw, tapos yung na-homesick na rin ako. Tapos yun nga, first reality show ko yun. Tapos parang grabe yung pagka-deliver niya sa akin eh. So ano bang sabi sa'yo? Pero ang sabi naman noon, nung nagsabi noon, eh parang concerned lang naman daw siya sa mga sasabihin ng tao about you. Kasi, oo, ang masama kasi, sumama yung loob ko kasi parang ikaw yung kasama ko dito, so dapat mas alam mo yung nangyayari, di ba? Yung na, yung parang, yung sasabihin niya sa akin na pinatulog ko sa room ko si Victor, ganun. Eh, kaya ako lang naman pinatulog yung tao kasi yun nga si Ethel nandun sa room ni Luke. Tapos, ako, kasi si Luke may sakit doon, so gusto kong alagaan ni Ethel. Tapos, ganyan, ako, gusto ko na magpahinga, tapos si Victor gusto na rin niya magpahinga. Tapos sinabi ko na lang na kay Victor na doon ka na lang matulog sa kama ni Ethel. Eh, since may camera naman sa loob, wala akong dapat ika-arte na ano. Hindi naman kayo magkatabi, ibig sabihin. Hindi, separate yung ano. May unan sa palapakan. Gitna. May ilaw dun sa gitna. Matapos kang maging may sentro ng isang kontrobersya, how are you taking it? Okay ka na ba ngayon? Noong una, sobrang hirap, sobrang grabe yung sakit. Lahat ng mga binabato nila sa akin, sa pamilya ko. Talagang paggising mo, pagbukas mo ng phone mo, grabe agad yung mga words na binabato sa'yo. Sobrang sakit. Yung sa Boracay na issue? Hindi. Hindi. Yun. Yun. From now on, we will refer to it as yun. Yun. Yun na yun. Yun na yun. Pero kunyari naglalakad ka sa mga mall, ano? Ano yung common na reaction ng mga tao sa'yo? Ikaw si ano yung... Yun. Ikaw yun na. Uy, si ano ah, yun. Negatibo ba naman ang pagtingin sa'yo ng tao sa tingin mo? Yung iba, parang sasabihin, ay maganda pala talaga siya sa personal, yung mga gano'n. Tapos yung iba, parang uy, yun yung yun. Yun, yun. Parang... Buti hindi ka napipikon. Ano, nung una, yun nga, yung galit, napipikon ka talaga. No, gustong-gusto mong sagutin. Mm. Pero, ang ginawa ko lang, kay God lang talaga. Yan. Yung tipong makakabasa ko, like, pag sa family ko na pati yung family ko dinadamay. Mm. Kasi kung ikaw lang talaga, gusto mong sagutin eh. Kung gusto mong ibalik yung mga masasakit na sinasabi sa'yo. Very supportive yung mga family mo rin sa'yo, no? Pero ginagawa ko parang, Lord, ikaw na bahala. Okay, Lord, sige, ako na bahala. yun. Parang Lord, ikaw na bahala. Ah, yun nandun, sa taas? Sa taas. Alam kung hindi nila alam yung ginagawa. Ako bahala sa'yo. Tatay niya ay sikat na ano yun, parang... Pelotari. Pelotari, si Engel, yung Engel na apelido. German ng Engel, ah. Mm-hmm. Kano-ano mo si Friedrich Engels, yung ano, nagsulat ng Communist Manifesto? Co-writer ng Communist Manifesto, malamang hindi. Malayo ka mag-anak siguro. Yeah, no.
Ang corny ng joke ko, tol. Sorry. Pero pa siya, Tisoy, eh, na kasama namin dati. Okay. Ang totoong pangalan niya, IC, ano pangalan mo dati? Kristaline. Kristaline. Saan galing yung Miller? Sa akin. Parang ano lang kami kasi dun sa Turning Cradle, parang ayaw nila yung real name ko. Kasi parang medyo hindi, mahirap banggitin, gano'n. Engel, pag binasa Engel, gano'n. Hindi, mamaya. Tapayoyong, mga gano'n. Hindi, mamaya. Parang, may, ayun nga, parang pangit daw pag gano'n. Tapos parang gusto nilang palitan. Tapos nag-ano kami, kasi kailangan nang i-publish yung ano, i-release na yung... Kaya, ayun, eh, Miller yung naisip. Tama naman yun. Oo. Kilala mo ba kung sino si Jessica Maitim? Sino kaya si na? Jessica Maitim? Si Jessica Maitim ay si Jean Garcia. Pinata niya yung pangalan. Si Jean Garcia. Actually, nung sinabing ano, di ba Crystal? Gusto ko, ano, Crystal. Tapos gusto nila Krista. Tapos ang sabi ko, ayoko, baka ma-issue ako. Na-issue pa rin nga ako. Na-issue ka pa rin. Ano, grabe, no? Lapitin ka ba talaga ng ganyan? Kontrobersya, tingin mo? May mga ganun tao, di ba? Ewan ko sa kanila. Pero would you agree with me na parang negative publicity is still publicity? Agree ka ba dyan? Oo, kasi yung kung ano man yung nangyari sa akin ngayon, siguro blessing in disguise lang yan. Parang, yun nga, yung career ko, yung napabilis yung ano ko. Pero, syempre, nandun pa rin yung mga negative na ano sa'yo. Pero, kumbaga, ikaw na lang din yung bahala mag-prove sa kanila na mali yung... Ano ba yung parang pinaka-career plan mo dito sa industriya? Ako, hanggat kaya ko, kahit hanggat kaya ko umarte. Kasi, kumbaga, hindi lang din ako masyadong nag-stick dun sa acting ano ko. Kasi, kumbaga, maraming artista eh. Kaya ako, kumbaga, nagsusulat ako. Kasi gusto ko rin, hilig ko yung pag-direct talaga. Tapos pagsusulat ng mga story, ganun. Kumbaga parang kahit... Agawan po ko yung racket eh. Hindi naman. Ngayon syempre, ano, ganyan muna, mag-artista ka muna. Tapos parang kumbaga, magtatanong-tanong ka muna. So gusto mo rin pag maging director ka, mga ngako ka rin, ganun. Yung papasikatin kita, gusto mo rin yung ganun. Ay, wala namang ganun. Pasisikatin kita, iho. Iho, pasisikatin kita. Iho naman ngayon. Ilang taon na ako noon? Gusto mo kay quiet ka lang. Gusto mo maging direct ko. Hindi naman. Walang ganun. Walang ganun, no? Binanggit mo sa isang panayam na, okay, yung lalaki sa yon, sa issue na yon. Ah, okay. Go. Ay, hindi ka naman magiging interesado sa kanya kasi wala naman sa kanya yung mga katangiang hinahanap mo sa isang lalaki. Ano ba yung mga hinahanap mo talaga sa isang lalaki? Basta kahit hindi gwapo. Kahit... Pero huwag naman mga ganyan. Yun. Mahirap yan. Uy, nung high school, nagkaroon ako ng crush na sobrang talagang na-inlove ako sa kanya. Pero? Hindi naman ako yun. Hindi naman. Classmate ko yun. Classmate ko ba yan, o? Ano, kahit hindi gwapo, basta ako, ang kahinaan ko talaga, sobrang sweet nung guy. Nakapatay tayo. Pero ano kasi, parang all out ako kasi dati sa love eh. As in talagang walang natitira sa sarili ko. Hindi ka ba giniginaw ngayon? Hindi. Ayun, okay. Kasi hot kayo. De, walang, as in sobrang alam din ni Derek. Alam pa kayo. Alam din ni Derek RA yun nung na dating nag-ano, nagkukwentuhan kami about sa mga love life, gano'n. Ano nagkukwentuhan kayo ni Derek RA? Abalo ko yun, ano? Oo, nagkukwentuhan kami. Mag-iingat ka doon sa director ngayon. Hindi kasi ano, yun basta yung nasa FU pa ako, as in all out talaga ako. Tapos parang ngayon, wala akong boyfriend last year, wala pa rin akong boyfriend. Kasi parang, alam mo yung natuto ka na lang, naging choosy na ako ngayon sa guy. So, pinarapuan ka ba ni Direk RA? Direk RA? Hindi, sobrang friends kami ni Kuya, ni Direk RA. Kuya RA. At least diba, kuya lang. Sobrang ano kami. Parang magkaedad lang. Yeah. 40 na yun eh. After the controversy ba, dumami ba ang Twitter followers mo? Oo, bongga, from 500 naging 17,000 plus. Oh, grabe, sa Instagram ko from 100 naging 22,000 plus. Grabe. Wow. Oo. 100 lang naging 20. No? Kasi naka-private na, no? Naman kasi talaga ako noon. Pero ngayon hindi ko na rin kasi alam mo yung andaming ano, di ba sa Instagram, ang daming gustong mag-follow sa'yo. So, hindi mo na makikita yung mga notifications. So, ginawa ko. Pinublic mo na lang. Pinublic ko na kasi hindi ko makita eh. Pero marami pa rin mga, kumbaga mga ano, mga a**ls, mga nangungup. Oo. Yung iba talaga sobrang halatang ginawa lang yung fake yung account ngayon. Para talagang i-bully ako. Kaya ba ganyan na yung mga suot mong alahas ngayon? Oo, para ready na ako. Ready ka na talaga.
Nagkasabay kayo ng pictorial, sexy pictorial, no? At halos pareho daw ang suot ninyo nung yun, nung babae doon. Yun. Parang sinadya raw halos eh, no? Hmm. Pero tingin mo naman, ano, pag nakita mo ba yun, tapos kino-compare mo yung sarili mo larawan, ano sa tingin mo ang lamang mo in terms of physical attributes? Okay, yun. Yun. Ako, wala akong ganyang pag-iisip. Mm. Hindi ka plastikan or what. Mm. Hindi ko, never ako nakipag-kompetensya talaga dun sa yon sa girl. Mm. Mm-hmm. Nung photoshoot, nakita ko yung mga outfit, pero hindi ko alam na, as in, hindi sumagi sa isip ko na, ah, parang ganito yung sa isa, mas dapat mas bonggahan ko, ganun. Hindi sumagi sa isip ko talaga. Nung binalita lang na halos magkaparats, parang, hala, lahat kami nagulat. Mm. Di ba? May reaction pa rin ako. Mm. Parang, hala, parang ganon. Tapos, hala. Di ba? Hala, kasing lapel eh. Ayun nga. Ang tanong dito, Krista, ikaw ba'y handa ng makipag-ayos sa kanya? Ako naman, anytime naman ako. Kaya akong humarap sa kanya, yun lang siya ba? Tatanggapin niya ba ako? Mm-hmm. Kumbaga, syempre, ako naman, nire-respeto ko din naman yung side niya. Kung ayaw pa niya ako kausapin, edi wag. Basta, ano, ako, anytime. Si Rizal ba, eh, may communication pa rin kayo hanggang ngayon? Wala. Wala? As in, nung ano lang, nung ginagawa namin yung movie, then after nun, wala na talaga. Hindi ba siya sumulat sa'yo ng huling paalam? Walang ganon. Wala. Wait lang, natatawa naman ako dito. Wala, walang ganun. Tubig muna tayo. Cheers. Cheers. Okay, mabalik tayo sa Boracay Buddies, ano? Kamusta naman kayo ni Ethel Wu ba? Friends kami. Mm-hmm. As in, super friends talaga. Siguro yung mga ano nakaraang episode, kung parang pansin ng ibang tao na na-invade siya sa akin. Mm-hmm. Na-imbay? Imbay, imbyerna. Imbyerna. Imbay siya sa akin. Lang, kasi totoong tao si Ethel eh. Kumbaga parang, pag naiinis siya sa tao, sasabihin niya talaga. I hate you, ganun. Oh, I hate you. Mm-hmm. I hate you. Ano yung pinaka-grab, pinaka-daring na ginawa? Pinaka-magandang narinig ko yan sa nagalit sa akin. Ulitin mo nga. I'm starting to hate you. Iyon, no? Kasi I'm loving you na. Nice. No. Mayayari ako sa business ko yan. Oh my God, nai-issue na naman ako. Lumalayo. Uy, balik ka na dito. Ang tagal natin hindi nagkausap, ha? Pamilyado na pala ako. Sa lahat ng mga lalaking kasama rin sa Boracay Buddies, sino sa iyo ang may pinaka-sexing katawan? Wait lang. De, lahat naman sila talaga. Lahat, sexy, no? Lahat sila sexy. Oh. Si ano naman, si Joros talagang aminado naman siya na chubby-chubby siya nun. Pero syempre ano naman eh, ang importante naman talaga nun yung ugali. Yung ugali. Pero lahat sila parang naghanda. Ako lang ata yung hindi. Kunyari ko kasama ako nun sa Boracay Buddies. Ikaw yung pinaka-ano, yung tipon talaga pinaghandaan. Papatulugin mo rin ba ako pag nalulungkot ako dun sa... Patutulugin kita kasi hindi na ito pagigising. Kasi akala ko yung peg niya, parang Amazing Race, yung Survivor. So, ginawa ko, kain ako ng kain. As in, sobrang kain talaga. Parang palakas ako, di ba? Tapos pagdating nun, biglang, oh, swimsuit na kayo agad. Tapos parang pasiksian pala yung laban. Parang sabi ko, okay, wala na ako pag-asa. At saka wala ka pang dala doon na, ano, di ba, binilhan ka pa ng parang, ano? Hindi. May dala ako. May dala akong swimsuit. Pero kasi, kinulang. Okay, pero, ano yung pinaka-paborito mong lugar sa Boracay? Lahat eh. Lahat, no? Kasi ano pa naman eh, pang ilang beses ko pa lang din naman din sa Bora. Pero talagang pag, ano talaga, pang tourist pa talaga, Boracay talaga. Pag party, Boracay talaga, no? Ay, hindi naman ako pala party eh. Kahit nung bago akong mag-showbiz, hindi na rin talaga masyado. May perception na party girl ka, ganyan, di ba? Iba yung party girl sa talagang, ano lang, magaling makisama. Mm-hmm. Iba yun eh. Magaling ka makisama? Oo naman. Gano'ng magaling? Ngayon, friends pa rin tayo, di ba? Tayo lang. Alam mo, Krista, meron kami dito ang tradisyon eh, pag may bisita kami yung babae. Pinapa-arte namin eh. No? Ah, so, pinapa-arte namin. So, baka pwede kang umarte. Gusto ko eksena kita. Oo, yun yung gagawin natin. Ah, talaga ba? Ang ganda eksena, kunyari. Pero bago ang lahat, tanggalin mo muna yan. No? Kunyari, director ako. Tapos, artista ka. Hindi, ganito na lang. Magkasintahan kayo, kunyari. Oo, siya yung director. Tapos, nahuli mo siya. Sinaturba niya yung kapatid mo, kunyari. Yan, di ba? Iba rin yung iniisip ko yung eksena eh. Kunyari, papasikatin ko siya. Pero,
hindi pala siya sumikat. Sabi mo, tapos sasampalin mo siya. Pwede ba? Sasampalin mo, gano'n. Pinangakuan mo ako, di ba? Yan. Parang akala ko pa naman, magaling kang direktor. Yan. Pinangakuan mo ako. Ginagawa mo na eh. Sige. Tapos, tumayos. Seryoso to. Sige, game. End. Sabi mo. End. Action! Direk, ano na? Hanggang ngayon, wala pa rin akong show, ah. Ilang buwan mo na ako pinangakakuan, wala pa rin akong sariling pelikula hanggang ngayon. Ako din naman, wala rin show, eh. Direk naman, halos lahat binigay ko na sa'yo. Buong pagkatao ko, tapos halos araw-araw na tayo magkasama. Sinunod ka naman lahat ng gusto mo, lahat ng gusto mong ibigay ko sa'yo. May gusto sana akong aminin sa'yo, eh. Hindi naman talaga ako direktor, eh. Direktor lang ako ng janitorial services. Balik mo yung pagkatao ko! Palakpakan! Oh my God, sorry! Mahina pa yun, Krista. Sorry. Ang ganda, ibalik mo yung pagkatao ko. Mahina pa yun, mahina ibalik pa yun. Mahina. Sorry. Hindi ako sanay na sampaling ka. Bakit kaliwa yung pinagsampal mo sa akin? Para pag gano'n, yung sakto yung mukha mo doon sa camera. Nga pala, pinangarap mo niya direct, pala talaga maging director. Ayan, pwede na. Purang may pinaghugutan yung mga linya niya doon, Lord, eh. Hey! Ano para sa yung definition ng sexy? At para sa'yo, ano yung pinaka-sexing bahagi ng iyong katawan? Sa akin, yung real definition ng pagiging sexy, yung kung gaano ka ka-confident talaga. Hindi importante yung may shape ka o yung... Basta yung kaya mo dalhin yung sarili mo. Para sa akin, sexy ka. Kahit punit-punit pa yung damit mo, no? True. Ito may shape din naman. Hindi na lang, ano, bilog yung ako shape. Ako ba, sexy ba ako? Hindi naman sexy ako, di ba? Confident naman ako, eh. Confident ka naman. Gwapo mo, eh. Nice. Believe ako sa'yo, eh. Merong confident, merong makapal nga mukha. Di ba? Saan na nagdodraw yung... Okay, yung tanong na yung pinaka-sexy para sa'yo na bahagi ng katawan mo, ano yun? Yung asset ko, gano'n. Yung skin ko talaga. Kutis German yan, tol. Kutis pang white balance. Mahihirapan ka dyan mag-ano, exposure. Hindi ka nagpapatan, mga gano'n? Or naglilikas papaya ka ba, mga gano'n? Hindi, actually, wala, as in talagang facial wash lang, gano'n. Tapos, recently lang ako naging maano sa mukha kasi nga lagi ako naging makeup. Pero, dati talaga, as in, sabon lang ako. Wala akong walang facial mga katsyalis. Tsaka, no? Ang ano sa akin, hindi ako yung umiitim talaga. Pati yung ano nito, maputi eh. Tira mo yung siko, no? Siko, pati kita may siko mo. Oo. Diba? Oo, wait lang. Ayun. Ibang mga babae, makuti siko eh. Parang siko yung balat. Paano ka sa bahay, Krista? Nasa kwarto lang ako, pahinga. Pero, yun yung pag may trabaho ka. Pero nung, lagi akong, yung mga tao doon sa amin, yung mga, ultimo yung mga tricycle driver, lahat yung sundo ko talaga lang. Uy, sikat ka na. Mm. Dati pa, as in, nung bata pa ako, kaya nga minsan sasabihin sa akin ng mga kapitbahay namin, parang dati lang, tibo-tibo ka, ganun-ganun. Mm-hmm. Tapos ngayon, as in, laking ano ka na, bulas ka na. Kasi, laking bulas. Oo, kasi boyish ako dati. Parang, ano, ang laki mo na. Ngayon, iba na yung ganun. Ang laki mo na. Parang, iba na yung ano. Eddie Garcia. Ano yung mga namimiss mong gawin dati na hindi mo na nagagawa ngayon because of your work at because parang mahirap na rin kumilos? Wala. Ano pa rin? Wala pa rin naman kasi nagbago. Mm-hmm. Yung tipong, maglalakad pa rin ako doon sa amin, pupunta akong palengke, maglalakad lang ako. Kasi malapit lang naman yung palengke, papunta doon sa may amin. Pag minsan kasi sobrang favorite ko ng mangga, manggang hilaw. As in, pupunta akong palengke talaga. Ikot-ikot. So dapat pag niligawan ka, may dalang palagi yung mangga. Manggang hilaw. Alam mo na. Yeah. Alam mo na. And yun, sobrang favorite ko yun. So wala pa rin pinagbago. Ako pa rin yung talagang dating kahit lumalabas ako. Kasi yung iba, di ba, kailangan lagi ka maayos. Wala ako, t-shirt, short pa rin talaga. Hindi na nag-aayos. Parang gusto ka tayong maging kapitbahay. Oo. Saan ka ba lumaki, Krista? Sa Valenzuela. Malabon kami nung una, tapos lumipat kami sa Valenzuela. Anong course mo sa FEU, Krista? Masko. Kita mo naman, pinapractice mo na to. Di ba? What would make you give up showbiz? Hagat may kaya ko pang umarte, kahit kaya ko ano lang, tuloy-tuloy lang. Wala, hindi ako para, kasi... Ang tagal kong pinangarap ito eh. Sobrang bata pa lang ako. Talagang pinangarap ko na maging lumabas sa TV at pagkagulahan din ng mga tao. Ayun, napagkagulahan ka na nga. Napagkagulahan nga ako. Yun nga lang.
Hindi ka pala matare, no? Perception ko matare ka. Sabi nila, tapos maarte daw ako, ganun-ganun. Actually, ano, yung tipong hindi rin talaga ako pala makeup na tao. Kasi natural lang yung natural, no? Kagandahan. At pero ba't kanina ang tagal mo mag-makeup? Uy, oh, grabe ka, ilang minutes lang ngayon. Hindi, biro lang. Hindi, ganun lang. Grabe ka namang ako sa June sabay pa. Ah, ganun, laglagad pala tayo dito. Eh, wag. Ano yung gusto mo parang maging career path mo? Parang kunyari, kung merong isang tao sa showbiz na parang gusto ko parang maging siya, ganyan, sino yun? Maricel, talaga. Mataray din, ganun. Mataray din, hindi, ha? Hindi naman yung galing kasi yung galing umarte. Sa pag-arte, yung galing talaga na parang sobrang natural. Ano mga paborito mong pelikula, Krista? Horror. Horror, hindi nga. Mm-hmm. Yeah, pala medyo malapit ka. Kasi parang siya yung ghost. Anong horror film ang pinapanood mo paulit-ulit? Hindi ako umulit-ulit ng mga horror. Uh-huh. Pero ano? Pero gusto mo natatakot ka talaga, gano'n? Hey! Parang ganyan. Kung sakali ikaw ay mawawala na? Agad-agad ka kasi wala ko lang sa showbiz. Ano ba yan? Kunyari lang, no? Fulfilled ka na in everything. Ah, okay. Tapos papanaw ka na. Ano yung gusto mong nakasulat sa iyong lapida? At pangalawa, ano ang huling pagkain na kakainin mo? Sa lapida? Kaya mong ano, wrong accusation. Huwag yun. Huwag yun sa lapida. Ayoko pang isipin yung kamatayan na yan. Hindi, pero alam mo, tingin ko magandang exercise sa lahat ng tao yan. Isipin mo lagi. No? Kasi parang doon isa-summarize ang buhay mo. At tingin ko lahat tayo, mga kapatid, mga nakikinig dyan, nanonood. Tingin ko dapat isa lang ang kwento ng buhay natin. Tapos planuhin natin ng maayos. Ikwento natin ng maayos. Ayun. Yan. Charot. Galing mo magsalita, no? Galing mo, Lord, ah. Hindi naman. Nagkakataon lang. So ano yung gusto mong pagkain? Yung lahat ng bawal sa akin na hindi ko nakakain ngayon. Tulad lang. Crabs, ganun. Shrimp. Mga seafood. Bakit bawal ang crabs sa'yo? Allergy. Naku, mak. Pero, favorite ko, seafoods. Favorite ko, ano, street foods. Street foods. Oh. Sobrang, as in, pupuntahan ko talaga sa palengke yan. Ano sila, isa-isa, pipilaanin ko yan. Susunod-sunod rin ko yan. May fishball, may baga. Baga? Yung clay team. Oh, okay. Diyan yung tokleneng. As in, susunod rin kami, manet. Tapos yun. So, panghuli yung panghimagas yung buko. Buko talaga. Nakapila kasi siya yan eh. Yan sa palengke. Diba mga ganun, sa kanto nyo. Magaling ka ba magluto? Ha? Koti lang. Mantika, ano? Yung mga ano lang. Dito. Masarap ang mga pagkain sa Valenzuela. Naalala ko, yung pinakamasarap na pansit Malabon, nasa Valenzuela, wala sa Malabon. Tingin ko. Pansit Malabon. Ayan. Gusto niyo sa bahay namin, punta kayo. Punta na tayo ngayon. Game. Tara. O, dyan na kayo mga kapatid, ha? Okay, isa kami na, Krista. Sige. Hindi ka kasama. Okay. At dyan po nagtatapos. Ay, ganun pa alam ko lang. Busy lang. Ano? Gusto mo rin ma-issue?